Mga ang tanong! 5,000 per dangkal, gano'n. Ang tanong, magkano? Yun ang tanong. O, sige. 14, 15, 16, 17, 18. Around 35,000. So napanood nyo naman po mga kasalapi, yung mga old banknotes na tulad po nitong mga hawak ko ay meron po talagang value. At maaari pang mas tumaas ang value, lalo na kung ito po ay fancy banknotes. So tapusin nyo po ang video na ito mga kasalapi at sasabihin ko po kung paano nyo po ako kukontakin. So napakarami po nagtatanong kung paano po makakapagbenta po sa akin. So mamaya sa dulo ng video na ito ay sasabihin ko. So tama po ang nakikita nyo, 1 peso Apolinario Mabini na lumang perang papel at ito naman po ay 20 pesos na Manuel L. Quezon. So ito po ay mga demonetized na lumang perang papel. At ang sinasabi ko nga po kanina mga kasalapi na binibili kong mga lumang perang papel ay yung meron po mga fancy banknotes. So ano nga ba yung mga fancy banknotes mga kasalapi? Yung po yung tinatawag po natin na mga kakaibang serial digits o serial numbers. So halimbawa po ay magkakapareho po yung numero. At gaya nga po sa nakaraang video ko, binibili ko nga po sa halagang 2,000 hanggang 30,000 pesos ang kada piraso. So kung meron nga po kayong mga lumang perang papel na meron pong fancy banknotes, ay maaari nyo po akong kontakin sa aking contact support page na Team Salapi. Happy hunt and God bless. May tigbe 20, 50, 100, 500, meron pang 1,000 piso. Nagkakahalaga raw ng 2 to 30,000 pesos kada isa. So alam ko po mga kasalapi ay pamilyar po kayo sa mga ganitong pera. At sigurado po ako na ang iba po sa inyo ay nakapagtabi ng tulad nito. So tama po ang narinig nyo mga kasalapi. Bumibili po ako ng mga ganitong klaseng pera sa halagang 2,000 at maaari pong umabot ng 30,000 pesos ang kada piraso. So pakinggan nyo ang sasabihin ko mga kasalapi dahil napaka-importante po nito. So sigurado po ako na ang iba po sa inyo ay nakapanood na po doon po sa aking YouTube channel at nakabili nga po ako ng ganitong klaseng pera. So makikita nyo nga po sa inyong mga screen ang nabili kong perang papel at naipadala ko na nga po lahat ito sa aking pong boss. So kung meron nga po kayong mga ganyang klaseng pera ay maaari po kayong magpaabot ng inyong mga mensahe sa aking pong page na Team Salapi. 1 piso coin year 2010, patuloy ko pong binibili mga kasalapi. So tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang buong detalye. So nung nakaraan nga po mga kasalapi ay nagpahanap po ako ng year 2010 1 peso coin na sobrang hirap hanapin. So nung nagpahanap po ako, ang presyo po nito ay binibili ko ng 8,000 pesos. At ngayon nga po ay bibilhin ko sa halagang 10,000 pesos. So napakadami pong nag-PM po sa akin. So nagkagulo-gulo na po yung inbox ko at hanggang ngayon ay hindi patuloy ako nakakabili ng 2010 na hinahanap ko. So meron po akong ipapaliwanag sa inyo mga kasalapi. Meron po ako ditong dalawang klase ng year 2010. Isang reverse 1 at isang reverse 2. So ang dami po kasing hindi tumatapos ng video kaya hindi po nila maintindihan. So ipapaliwanag ko po. Meron po tayong reverse 1, reverse 2 at reverse 3 mga kasalapi. So yung itsura po ng hinahanap ko ay eto po yung reverse 3 po mga kasalapi. So makikita nyo naman po yung pagkakaiba mga kasalapi no? Dun po sa year 1993. So intindihin pong mabuti mga kasalapi. Bago po mag-PM sa akin ay unawain mo na po or siguraduhin tumpak ang inyong binibentang barya. Nang sa ganun po ay marami po tayong makatransaction. So yun lang po mga kasalapi, happy hunt and God bless. 25 sentimo o 25 centavos. So hindi ito pinapansin ng iba mga kasalapi. Hindi nila alam na mas lalo nang tumaas ang presyo nito lalo na nung naglabasan na po yung mga new generation currency na 25 centavos o yung kulay silver po. At kada taon po ay tumataas lalo ang value nito dahil sobrang ilap nga po nito lalo na po sa mga kolektor. So napakahirap pong kolektahin nito at kumpletuhin yung isang set ng 25 centimo lalo na kung wala po yung year 2006. So tama po ang narinig nyo mga kasalapi, bumibili po ako ng 25 centimo na meron pong taong 2006.
Yan po yung binibili ko mga kasalapi at patuloy ko pong binibili hanggang sa ngayon. So binibili ko po yan sa halagang 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos po. Depende po yan sa kondisyon ng inyong barya. Kaya kung sakaling makita po kayo ng ganito or meron po kayong ganito, ay agad nyo po akong kontakin sa aking contact support page. So nasa comment section po yan. Sana po ay meron po makapagbenta. Happy hand and God bless. Akala ko nga ito kanina, makisandaan-sandaan lang ito eh. Katawaan po nga sa ano ito na 1.5 eh, puta ka na kisimit pa lang. Ito, magkano daw ito? Parang pumapatak ng more or less 20,000. Ang price mo is 3,000. Hindi ko naman ito bibili sa'yo ng 3,000. Kasi, panlalamang yun. Ay, hindi tayo ganun. Negosyante ako, pero hindi ako manlalamang. Total price ito sa market, nasa 21,000. 15,000. Wala rin akong idea sa ganyan. Deal lang tayo sa 15,000. 15,000. Maraming salamat, sir. So yun mga kasalapi, sino po sa inyo ang nakapagtabi po or meron pong hawak na US Philippine dollar banknotes? So nakita nyo naman mga kasalapi kung magkano po ang presyuhan. So ipapakita ko po sa inyo yung itsura ng mga US Philippine dollar banknotes. So ang hawak ko po kasi ngayon ay isa pong common na United States dollar. So hindi po ito yung US Philippine dollar. So may kita nyo sa screen nyo mga kasalapi kung ano po ang itsura ng mga US Philippine dollar. So bumibili po ako niyan sa halagang 4,000 up to 20,000 pesos. Depende pa rin po sa may condition. So sa mga meron pong ganito ay agad niyo po akong kontakin sa aking contact support page na Team Salapi. So yun lamang po. Sana po ay meron po makapagbenta. Happy hunt and God bless. Nagaano po ako ng commemorative 10 peso coin. So kung makikita niyo mga kasalapi, meron po ako ditong hawak na 10 peso coin ni General Miguel Malbar. So yan po yung 10 peso coin commemorative ni Miguel Malbar. So yan po. Yan po ang kanyang itsura. Naghahanap po ako ng ganito at bibilhin ko sa halagang 10,000 up to 15,000 pesos po mga kasalapi. Pero teka lang po, pakinggan nyo pong mabuti itong sasabihin ko. Yung binibili ko pong ganito mga kasalapi, so yan, pagmasdan nyo po munang mabuti yung itsura niya. So ayan po. So yung binibili ko pong ganito mga kasalapi ay tulad po nito. So makikita nyo po sa screen nyo mga kasalapi. So ganyan po yung hinahanap ko, yung meron pong weird na mukha ni General Miguel Malbar. So binibili ko po ulit ng 10,000 up to 15,000 pesos. So meron po kasi ako nakita nyan sa isang group dito po sa Facebook. So sana po ay meron po makapagbenta po sa akin. So check nyo po yung mga coins nyo na General Miguel Malbar. So maaaring ito po ay error print mga kasalapi. So yan po, sana po ay meron po makapagbenta. Happy hunt and God bless. So nung mga nakaraan nga po mga kasalapi, ay diniscuss ko po sa inyo or ipinaliwanag ko po na bumibili po ako ng mga lumang salapi o mga lumang perang papel. At hindi nga lang po mga lumang papel ang aking binibili. So i-update ko po kayo mga kasalapi. So ang nakikita nyo po ngayon ay mga new generation currency na perang papel. So ito po ay mga 100 pesos. At baka yung hawak mo ngang 100 pesos ngayon dyan kasalapi or yung nasa wallet mo. So i-check mo na yan ngayon. Baka sakaling kaparehas nito yung perang hawak mo ngayon. So ito mga kasalapi, panoorin nyo pong mabuti ang video na ito para meron kayong idea kung ano yung mga binibili kong new generation currency na mga perang papel. So yan, nakikita nyo po sa video mga kasalapi ay magkakaparehas po yan ng numero. So ang value nga po nyan ay binibili ko po sa halagang 2,000 up to 40,000 pesos ang kada piraso. So yun lamang po, sana po ay may makapagbenta. Happy hunt and God.